Pangulong Duterte Juan, ako ay humihingi ng pasyensya ng dahil sa kapang Pilipino ko ay naasal na para bang sa kanilang sinasabi, ikaw ay sinasampal sa mga reklamo at pang-aalipusta, ikaw sana ay hindi mabuwal. Tapit ka lang at ikaw ay aming diniligan ng pangunawa, tatanggol at pagmamahal. Batid kong hindi biro ang sa bansang Pilipinas ay mangulo, lalo na't ang iyong nasasakupan ay ang titigas ng ulo. Hindi na nga sumusunod, puro pareklamo. Na tila ba ang iyong mga gawa ay di gawa ng matalino at ang kanilang mga gawa ang mas epektibo para sa inyo na sa Pangulo ay kumakalaban. Hindi niyo ba nararamdaman na gusto niya namang sanang pahalagahan ang pangkabuhayan ng mamamayan? Ngunit sa jam, meron lang tayong rider na kalaban na kahit saan at kahit kailan pwede tayong lapuan. Huwag naman po sana natin siyang madaliin na para bang gusto niyo'y sa isang iklap ay may tatanggapin. Tandaan niyo, mahirap lang po ang bansa natin. Kaya siguro pinag-iisipan pa niya kung paano palawakin ang kakarampot na pondo para ipamahagi sa napakaraming taong nagsasabi na wala nang makain. Kita niyo ba sa kanyang mga mata? Lugmok at parang matamlay na. Ngunit pinipilit pa rin tumatayo at kinakaya sapagkat ito ay tawag ng tungkuling sinumpaan niya. Tunay nga ang kasabihan, ang lahat ng nangyayari ay may dahilan. Kaya pala si Pangulong Duterte ang nanalo sa halalan dahil ang ating bansang sinilangan ay may mabibigat na problema pagdadaanan. Naaalala niyo ba ang sa Mindanao na digmaan? Marami ng Pilipino ang nawalan ng pangkabuhayan. May mga tao rin sa kanya ay nagalit ng malamag na siya ay nagpatupad ng batas militar sa kapaligiran. Ngunit saksi tayong lahat na ito ay ating nalampasan. Malit ang katiwasayan at hindi tayo naging talunan. Dahil sa awa ng Diyos, meron tayong Pangulo na matapang at sapat ang katalinuhan. Kaya sa problemang ito, huwag sana tayo maging dagdag sakit sa ulo. Bagkus ipagdasal natin ang ating Pangulo na sana bigyan pa ng lakas at huwag sumuko. Magtulungan tayo dahil lahat tayo ay apektado, maging ang ating gobyerno. Hindi naman po kailangan na siya ay iyong inyong purihin. Basta ba, huwag niyo rin po siyang aawayin dahil nakakasakit po ng damdamin.